NBA player na unang gumamit ng Pinoy step sa NBA. Balak gawing regular move sa NBA ang galaw na ipinauso ng mga Pinoy. At Magnolia Import handang ipaglaban si Calvin Abueva sa kalahi nito. Patuloy ang pagsikat ng moves na ipinauso ng mga Pinoy sa basketball scene sa mundo, lalo na't palaging ginagamit ito sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA. Para sa ilang mga kababayan nating hindi pa nakakaalam ay ang Pinoy ang nakaimbento ng moves na kung tawagin ngayon ay Pinoy Step. Version ito ng move ng Euro Step. Kung sana ay mas less fashionate man ang galaw na ito kung ikukumpara sa Euro Step ay kasing epektibo o minsan mas epektibo pa ito sa laro. Kung ikukumpara kasi sa Euro Step ay mas mababa ang risk sa paggamit ng Pinoy Step. Anyway, tiyak na marami sa atin ay nakakakita na ng moves na ito noon pa man. Basic moves kasi ito kung may tuturing ng mga Pinoy ballers. However, ang nagdala naman sa national basketball scene ng moves na ito ay walang iba kundi si Kiefer Abena at Jericho Cruz. Ang dalawang malalaro kasi ng mga ito ay ang suke ng Pinoy step noon pa man. Si Kief, high school pa lamang ay pambato na niya ang move na ito. Pero ito, sa NBA ay tila balak gawing regular move ng first user ng Pinoy step sa NBA na si Mikal Bridges ng Brooklyn Nets ang galaw ng mga Pinoy. Nito lang kasi sa naging laban nila kontra Portland maliban sa mga monster figures na 42 points ay muli na namang pinahype ni Mikal ang mga Pinoy fans dahil sa muli na itong paggamit ng Pinoy step. Makikita na sobrang smooth ang paggawa ni Bridges sa move na ito. However, talo ang inabot ng Brooklyn sa laban na ito sa final score na 134-127. Samantala, literal na naging ma-action ang laban sa pagitan ng Magnolia at Meralco sa PBA. Nasangkot na naman kasi sa initan si Calvin Abueva kung sana'y import na naman ang nakagirian nito sa laro. Ito nga yung import na Meralco Bolts na si Miller. Nangyari ito sa first quarter pa lang ng laro, eksaktong tapos na ang oras. Nagkagawa ng bola si The Beast at Miller. Pero kahit pa time's up na, ay tila ayaw pa rin bitawan ang bola ng bawat isa. Hanggang mapunta na nga sa initan. Pero tila hindi lang si Calvin ang makakalaban ni Miller kung sakali sa Magnolia. Dahil to the rest, kaya nga ang import na mga ito na si Tyler Bay. Makikita na handang ipaglaban ni Tyler si Calvin kahit pa nga kalahi nito ang kanyang kalaban. Sa final score na 85-80 nagtapos ang laban na ito, panalo ang Meralco Bolts.